Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, Apartment Project of Ma'am Laureline Kadang. Apartment floor plan, ground floor plan, and second floor plan. Lot area, lot size of 19.5 by 10.3 meter or katumbas na 200 square meter. Total floor area of the apartment is 231 square meter. Bawat unit po nito ay may sukat na 5.5 meter by 7 meter or katumbas na 38.5 square meter with 1 bedrooms and 1 bathroom, living, dining, kitchen at saka laundry area. 6 unit apartment. Actually, pangalawang apartment project na po ito ni Ma'am sa Pilipinas. Ang unang apartment project niya ay na-vlog na rin po natin sa ating YouTube channel last 2 years ago. Congratulations again to Ma'am Laureline Kadang. Start building an apartment January 2022. Natapos po ito noong August 2022. Located at Laguna, Philippines. Itong lote po pala na pinatuyuan ng apartment ay mana po ni Ma'am sa kanyang parents. Matibay po ang paggawa nitong apartment. Makikita naman kung gaano karami ng rybar at laki ng ginawa para po sa kolom. Gumawa na rin po sila dito ng tie beam. Kapatid lang din po ni Ma'am ang gumawa ng kanyang apartment at nag-manage nito. Wala pong contractor. Kompleto naman po sila ng mga construction equipments gaya na lang po ng mixer at iba pa. Nagbuhos po muna sila dito ng flooring para po sa ground floor bago po nag-continue sa pag-file ng hollow block. Preparation para po sa concrete slab sa second floor nito. Gumamit po sila dito ng mga lumang yero para mas makatipid. At ito naman po ang pagbuhos para po dito. Continue sa paggawa po ng second floor hanggang makapag-beam, steel trusses at roofing.
Crystal Trusses ay gumamit po sila dito ng zipper lens. At saka sa roping naman po ay gumamit po sila dito ng rib type color rope long span. Ito po nung umuwi si Ma'am Laureline noong June 2022. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ng personal ang una niyang apartment na pinagawa sa Pilipinas at pangalawang apartment naman na ongoing pong ginagawa. Again, congratulations to Ma'am Laureline Kadang. Continue sa paggawa po ng apartment. Gumawa po sila dito ng ceiling or kisame. Gumamit po sila ng faring at saka hardiplex. Nagsimula na rin po sila mag-skim coat sa loob nito. At ito naman po ang pagsimula sa pag-install ng sliding windows. Ito po ang likuran ng apartment. Nilagyan na rin po nila ng mga PVC para po sa CR to septic tank.
sinimula na rin po nila ang pag-skim coat sa labas po nito. Two-story apartment, 6 unit na may sukat na 231 square meter total floor area. Bawat unit po nito ay may sukat na 5.5 by 7 meter or katumbas na 38.5 square meter. With 1 bedrooms and 1 toilet and bath, living, dining, kitchen at saka laundry area. Ito po ang pag-leasing ng apartment. Sa gusto po palang magrenta or umupa ng apartment, 5,000 pesos po bawat per unit nito. Na may sukat na 5.5 by 7 meter bawat isang unit or katumbas na 38.5 square meter. Malaki na rin po itong 38.5 square meter sa isang unit na may 1 bedrooms and 1 toilet and bath, living, dining, kitchen at saka laundry area. Si Ma'am Lorelyn Kadang po pala ay isang OFW sa South Korea. 8 years na rin siyang abroad. May asawa from Laguna, Philippines. Congratulations ulit sa iyo, Ma'am Lorelyn Kadang. Maraming salamat po sa pag-share ng napagawa niyo pong apartment project sa Pilipinas. God bless and more power. Ito po ang Mr. ni Ma'am. Ito po pala ang dalawang kapatid ni Ma'am. Si Ma'am po ang bunso at ang kuya niya Jason yung naka-green ang gumawa ng kanyang apartment. Magaling po sa construction at marunong sa lahat ang kanyang kuya. Ito naman po ang mga kapatid, hipag at mga pamangkin po ni Ma'am. Building an apartment cost of 3.7 million pesos or katumbas na 74,000 US dollar with labor. Congratulations again to Ma'am Lorelyn Kadang, South Korea OFW from Laguna, Philippines. Sa halagang 3.7 million pesos na nagasto sa two-story na apartment with a total floor area na 231 square meter, halos 16,000 pesos na po per 1 square meter ang nagasto dito. Thank you so much mga ka-OFW. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe na sa Randy Yero YouTube channel. Please don't forget to hit bell button for our latest updates.